Opisyal nang nagsimula ang campaign period para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections na magtatagal hanggang October 28. Mayroong 42,001 ang mga barangay sa bansa, parehong bilang para sa barangay and SK chairperson positions, at mahigit 2,000 barangay ang itinuturing na areas of concern. Mayroong 294,007 seats na pinaglalabanan para sa Sangguniang Barangay at 295,007 naman para sa SK. Bagamat simula na ng pangamba niya ng mga kandidato, nagpapaalala ang Commission on Elections ng mga guideline. Una rito, ang mga campaign material ay ipinapaskil sa mga designated common poster area lamang. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga ipinagbabawal na campaign propaganda: posters na sobra sa 2x3 feet, campaign materials na lumalabag sa gender sensitivity principles o lumalabag sa Magna Carta of Women, at mga poster o tarpaulin na hindi naglalaman ng political advertisement paid for or by o printed free of charge. Ang pamimigay naman ng mga t-shirt, baller, bag, sombrero, payong, panyo, ballpen o iba pang kagamitan ay mahigpit na ipinagbabawal, kasama na ang pamimigay ng pagkain habang at pagkatapos ng meeting o campaign sortie. Samantala, nagbabala na rin si COMELEC Chairman George Garcia sa lahat ng mga pasaway na kandidato tungkol sa pagpapaskil ng kanilang campaign materials. Mga kandidato po na nagsisimula ng maging mga makulit at saka yung medyo nagpapaka-epal, ay una, wag na po natin lagyan naman yung mga poste at saka yung mga kawad ng kuryente. Mga kuryente pa po yung mga tauhan ninyo eh. Wag po natin, irespeto po natin na talaga ang dapat nilalagyan lamang ay yung mismong common poster areas. Intindihan naman po natin na matagal kayo nag-TS, pero huwag po natin gagawin yon at baka kayo ma-disqualify pa. Makakasong pa namin kayo ng kasong kriminal. Number one, number two, yung size po, 2x3 lang po lakay. 2x3 po yung size ng posters. Okay. Kaya po yung sasabihin ng iba, ay pagdidikit-dikitin na lang natin, total, 2x3 sa akin, 2x3 sa'yo. Hindi po, lahatan po kayo 2x3, kahit po kayo magkakasama, 2x3 pa rin po. Ang iba pang ikinukonsiderang bawal na campaign propaganda ay makikita sa social media account ng COMELEC. Magkakaroon ng Operation Baklas o yung pagtatanggal ng mga ipinagbabawal na campaign materials na nakapaskil sa designated common poster areas o sa iba pang pampublikong lugar sa October 20 at 27. Samantala, magpapatupad din ang liquor ban ng COMELEC mula October 29 hanggang 30. Nakatakdang ganapin ang araw ng barangay at SK elections sa October 30, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.